si Amihan. Baby pa lang ako, patay na raw ang nanay ko. Kaya tatay ko na lang ang kasama ko. Alam nyo, ang bait-bait ng tatay ko. Ginagawa niya ang lahat para mapasaya ako. Alam kong mahal na mahal ako ni tatay, kaya mahal na mahal ko rin siya. Isang minero si tatay. Trabaho niyang maghanap ng ginto. Magaling na minero ang tatay ko kasi palagi siyang nakakakita ng ginto. Salamat na batala. Pare, swerte talaga ni Rocky. Naka-jackpot na naman. Meron ngayon, Amihan. Diyan ka muna, ha? Kaberong. Oh, Rakim. Par. Bakit palaging si Rakim nalang nakakakita ng ginto? Baka namang may kaibigang duwende. Baka nga. Nakakapagtaka. Tayo okay lang ang pumapasok dyan. Ayos tapos na. Siya lang nakakakuha ng ginto. Nagdududa. Nagdududa na ako dyan. Sa galing ng tatay ko, siguro nga may kaibigan siyang duwende. Amihan, teka. Oh, prinsesa ko, halika na, kumain na tayo. Itay, may kaibigan po ba kayong duwende? Duwende? Bakit? Eh, bakit po lagi kayo nakakakuha ng ginto? Eh, kasi Amihan, iba tayo eh. Paano pong iba, Itay? Sige na. Kumain ka na dyan para maaga tayong makatulog. Gulay ka. Para lumakas ka. Iba nga siguro ang tatay, kasi may iba siyang pamamaraan na hindi tulad ng iba. Gabi-gabi, kapag akala niya, ay tulog na ako. May mga isinusulat siya, tsaka dinodrawing sa papel na hindi ko maintindihan. Sige na, matulog ka na. Sinabi ko na sa'yo na huwag kang makikipaglaro. Ayokong lalapit ka kahit kanino. Itay, sorry na po. Umuwi ka na. Hindi ko alam kung ano ba talagang dahilan kaya inilalayo ako ni tatay sa ibang bata. Ito ang katanungan sa isip ko na hindi mabuburak.
ba tayo amihan? May connection tayo sa mga bawat bagay. Katulad din ng espadang ito. Pwedeng ikaw at ako ay kaisa niya. At kapag kaisa ka ng espada, gagaling ka. Itay, di ba po malapit lang naman po dito sa atin yung school? Baka naman po pwede sa isang taon mag-aral na ako. Amihan, walang ibang makapagturo sa'yo kundi ako lang. Kaya hindi ka mag-aaral. Dito ang eskwelahan mo. Sundin mo ang mga gagawin ko. Ayoko mag-aral ng espada. Wala namang kwenta ito eh. Gusto ko mag-aral sa school. Gusto ko magkaroon ng kaibigan at kalaro. Pero ayaw niyo naman. Kaya ayoko na rin sa inyo. Ayoko na sa inyo! Hindi ko talaga maintindihan ang tatay. Hindi ko maintindihan kung bakit ayaw niya akong maging normal katulad ng ibang bata. Hindi ko alam kung bakit niya ginagawa sa akin ito. Hanggang isang araw, dumating ang sagot sa lahat ng tanong ko. Pagkakataon na natin ito para magkapera. Dukutin natin yung anak ni Rakim kapalit ng mga gintong kukunin ng kanyang ama para sa atin. Tara, para makaganti tayo sa kanila. Liga. Bakit po? Liga, sumama ka sa amin. Ayoko po! Ray! Oh! Ray! Wala may bata! Bakit? Hindi po kayo maniniwala. Pero naging usok po ko, Itay. Hinahabol po kasi ako nila Mang Wancho. Sa takot ko, bigla na lang po ako naging usok. Bakit po ganun, Itay? Ano po ba talaga tayo? Rosumdia. Wala, anak. Guni-guni mo lang yan. Hindi po, Itay. Totoo po. Itay? Itay! Itay! Maniwala kayo. Kitang-kita talaga namin nang maging usok si Amihan. Ano ba ang kalokohan ng pinagsasabi mo, ha, Wancho? Hindi ito kalokohan, kapatas. Talagang may kapangyarihan ang magamang yan. May si demonyo sila. Kailangan natin siya palayasin dito. Baka kung ano pa ang gawin nila sa atin. Totoo yan, totoo yan. Jun. Jun, si Rakim. Wala akong masamang balak, Wancho. Gusto lang namin mamuhay ng tahimik. Hindi ako naniniwala sa'yo. Masama kayong tao. Ano? Tumagod ka! Palagi ka lang! Makakalimutan ninyo ang natuklasan nyo sa aking anak. Makakalimutan nyo ang nangyari sa ating ngayong araw na ito.
akin? Ba't tayo nandito? Oh, Rakim! Nandito ka pala! Oh, kumusta na? Mabuti. Mauna na ako sa inyo. Oh, sige pare! Paano tayo na pa rito? Ano nga bang ginagawa niyo rito, ha? Balik sa trabaho, dali! Oh, tara! Trabaho, trabaho! Ay, trabaho! Mawala ka. Mawala ka. Mawala ka. Amihan, hanggang ngayon ba iniisip mo pa rin ang nangyari sa'yo kaninang hapon? Halika. Halika dito. May kikwento ako sa'yo. Ano pong ikukwento niyo sa akin ni Tay? Ikikwento ko sa'yo ang Encantadia. Encantadia? Ano po yun? Ito ang Encantadia. Ang Encantadia ay isang maganda, malawak, mahiwaga at maalamat na lugar. Ito ay tirahan ng iba't ibang uri ng mga nilalang at mga pasneya o hayop na may iba't ibang anyo, hugis at laki. Sila'y mga kakaibang uri ng nilalang na ni sa panaginip ay hindi mo akalaing nabubuhay. Sila ay mga nilalang na dito mo lang sa Encantadia matatagpuan. Encantadia ay nahati sa apat na kaharian. Una sa mga kaharian ay ang Adamia sa Katimugan. Sa Adamia ay nakatira ang mga Adamian. Sila ang nangangalaga sa brilyante ng tubig. Sa Hilaga ay ang Sapiro, ang tahanan ng mga Sapirian. Sila ang namamahala sa brilyante ng lupa. Sila ay pinamumunuan ni Haring Armeo. Siya ay may isang anak, ang sanggol na si Ibrahim. Siya ang tagapagmana ng ama niyang hari at ng brilyante nito. Sa silangan ay ang Lireo. Ito ang tahanan ng mga diwata. Sila ang namamahala sa brilyante ng hangin. At sa kanluran ay ang Hatoria. Dito nakatira ang mga hator. Sila ang namamahala sa brilyante ng apoy. Ang mga hator ay matatalino at magagaling sa paghawak ng sandata. Sila ay pinamumunuan ni Haring Arvak at ng kanyang tagapagmana na si Hagorn. Noong una, mapayapang namumuhay mga engkantado at mga engkantada. Ngunit dahil sakim ang mga hator, ay nawasak ang buong engkantada. Ang mga hator ang nagsimula ng gulo. Gusto nilang sakupin ang buong engkantada. Gusto nilang nakawin ang lahat ng mga brilyante. Kaya nilusob nila ang Adamia. Dumating ang mga Sapirian upang iligtas ang mga Adamian at ang kanilang brilyante ng tubig. Ah!
pinatay ng mga hator halos lahat ng Adamyan. At pinagtangka nilang agawin sa pinuno ng Adamyan ang brilyante ng tubi. Hoy! Pulis ako. Ibigay mo sa akin ang brilyante at initiyak sa'yo na maliligtas ang mga natitira pang Adamyan. Ibibigay ko sa iyo ang brilyante dito, Armak. Pero nangangako ako na hindi magtatagal sa iyo ito. Ngayon, maaari ka naman mahinga, ha? Lubayan mo si Imaw! Ibalik mo sa mga Adamyan ang brilyanteng yan! Ha? Nalulungkot ang aking brilyante. Kaya kailangan niya ng kasama. Kaya hindi ko maaaring ibalik sa mga Adamyan ang brilyanteng ito. At sinisiguro ko sa iyo, hindi matatapos ang gabing ito. Mapapasa akin ang brilyante ng mga sapiro! Napatay ng hari ng Hator ang hari ng mga sapirya. Malungkot na malungkot si Rakim sa pagkamatay ng pinsan niyang hari. Wala ng panahon, Rakim. Ang mga brilyante, kunin mo sa hari ng mga hator at tumakas na tayo. Kapangalan ko siya. Ulang! Ang brilyante ni Armeo. Kailangan kong balikan! Anak! Rakim ng Sapiro! Baka gusto mo sumunod sa pinsan mong si Armeo. Ha! Ha! Rakim, huwag mo akong patay. Isasauli ko sa iyo ang brilyante ng tubig. Heto. Heto. Rakim, isauli mo sa akin. Wala kayong karapatang humawak na kahit ng brilyante. Dahil lahat kayo'y masama! Sa takdang panahon, may babawi sa iyo ng brilyante. At siya magpapatuloy na sinimula ko. Ha! 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 Ah!
Pinsan ni Rakim ang hari ng Sapiro. Kaya niya pinatay ang hari ng masamang hatol. Si Rakim! Sundan mo si Rakim! Pinatay mo ang aking ama. Ninakaw mo ang mga brilyanteng napatay para sa amin. Kaya hindi kita maaaring pagkakasin. Agad na tumakas si Imaw at Rakim at nagtungo sa Lireo sa kaharian ng mga diwata. Pagdating nila sa Lireo, ibinigay nila ang brilyante sa mga diwata. At magmula noon, ang mga diwata na ang nangangasiwa at namamahala sa lahat ng mga brilyante. Tapos, ano pong nangyari, Itay? Matulog ka na. Sige na. Tulog ka na. Okay po, Itay. Matutulog na po ako. Mahal ko po kayo. Mahal din kita. Nung simula, hindi ko pinaniniwalaan ang kwento ng tatay ko. Akala ko nag-iimbento lang siya. Hindi ko akalain na ang mga kwento niya pala ay totoo. At hindi ka mahuhulog. Gumising ka, Amihan. Kailangan ninyong tumakas ni Rakim. Gumising ka! Oh, bakit, Amihan? Nanaginip po ako ng isang babae. Ang ganda-ganda niya. Nakakalipad siya at nakakalutang sa hangin. Nagpakilala ba siya sa'yo? Hindi po. Pero sabi niya, gumising daw ako. Tumakas na daw tayo. Bakit po ganun, Itay? Sino po siya? Itay, ang baol! Oh!
Saan pupunta sina Imaw at Akiel, Muyak? Sila ay inutusan ni Inang Rena na magtungo sa mundo ng mga tao para sagipin sina Amihan at Rakim. Amihan, dito ka lang. Dito ka lang, haharapin ko na sila. Ayoko po! Hawakan mo to. Protektahan mo sarili mo. Umupo ka. Papalikan kita. Hello, Rakim. Hagon. Kumusta ka na? Rakim, ang prinsipe ng nasirang kaharian ng Sapiro. Ano ginagawa mo rito? Bakit mo ko sinusundan? Para hikayatin kang sumanib sa amin. Tayong dalawa, laban sa tagapangalaga ng mga brilyante sa buong Encantadia. Alam mo, hindi ko lalabanan ng mga diwata. At lalong hindi ko kakampihan ng mga taga-Hatoria. Kung ganun, wala ka ng silbi. Umanta kang samahan ng pinsan mong si Armeo. Bakit dito mo kami dinala, Imaw? Nakikita mo ba ang punog yan, Akil? Yan ang puno ng Asnabon. Isang mahiwagang lagusan. Yan lang ang tangdaan patungo sa mundo ng mga tao. Asnabon, Boyanasar! Inuutusan kita! Dalhin mo si Akil at Buros sa kinaroroonan ni Rakim at Amihan! Tandaan mo, Akil, ang unang batas ng Encantadia. Alam ko, Imaw. Bawal makita kaming mga engkantado sa mundo ng mga tao. Buros.
magpakatatag ka, Amihan. Maging matapang ka. Iganti mo ang nangyari sa angkan natin. Pero nag-iisa nilang ako, Inday. Hindi ka nag-iisa. Meron kang ina naghihintay sa'yo. Ang nanay ko? Dumidilim na. Dumidilim na. Paalam na, prinsesa ko. Gagawin natin sa anak ni Rakim, Panginoon. Kung hindi natin kakampi ang ama, hindi rin natin kakampi ang anak. Sangre. Sangre? Es el ebo. El día. Panginoon, kung siya ang anak ng Reyna, bakit di natin siya patayin? Ipaghihiganti kita, Itay. Walang mapa ng Encantadia? Huwag na. Pabayaan mo na siya. Kailangan na nating bumalik sa Hattoria.